Hello po, ako po si Rodney Francisco. Ako po ay na-diagnose sa sakit ng mitral valve regurgitation. At hindi ko po inaasahan ang sakit na ito dahil ako po ay physically active sa aking work at saka sa sports po. Bali, isang araw po ako po ay bigla na lang po nakaramdam ng pagsusuka, pagkahilo, at saka pagkawalan po ng hangin. Shortness of breath. Tapos, although akala ko lang po ito ay simpleng gastric problem lang po. At nung hindi ko na po kinaya, nagpasama na po ako sa aking asawa na dalhin po ako sa ospital. Kaya po nung dinala ko po siya sa ospital, dali-dali po na yung mga doktor na chinek na po siya. So nung time po na yon, sa mahigit isang oras na paghihintay ko sa kanya sa emergency room, lumabas po yung doktor at sinabi po sa akin na dadalhin na daw po siya sa ICU. Kinausap ako ng doktor, ang sabi sa akin ng doktor, hindi pa daw siya ready for operation dahil talaga daw pong mahina na yung kanyang resistensya at pag bumigay daw po yung katawan niya ay maaari daw po siyang mamatay. So sa time po na yon, talaga pong pinanghinaan po ako ng loob. Hindi ko po alam kung ano yung tumatakbo sa isip ko nung mga oras na yon. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil October 14, 2023, that was the JL 45th anniversary. So sobra pong nagulat ako dahil after opening prayer po ni Brother Eddie, usually po ang ginagawa niya is diretso sa anniversary message. Pero nakaka-amaze lang ang Lord dahil huminto po siya at sinabing, bago po ako mag-proceed, nangusap ang Diyos sa akin, ipag-pray agad ang mga may sakit, may karamdaman. Ano mang klaseng sakit, maliit o malaking sakit, pare-pareho lahat yan sa Diyos. He said in Jeremiah 32 verse 27, I am the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? And I know it is God telling to Brother Eddie na ipag-pray muna si Rodney. And habang pong nagpipray si Rodney, talaga pong mas tumaas pa yung pananampalataya ko. Nagkaroon po ng peace yung isip ko na may gagawin po talaga siyang kahimahimala sa buhay ni Rodney and even sa buhay namin mag-asawa. After po nun, sumagot po agad ang Lord. Kinausap po ako ng doktor at sinabi pong umaayos daw po ang kalagayan ni Rodney. Maaari daw pong ma-ready po siya sa operation. Ayun po, nung narinig ko po yung preaching ni Brother Eddie nung JL 45th anniversary, totoo po na nagkaroon po ng bagong lakas, bagong kalakasan mula doon sa prayer niya at naramdaman ko po yung pagkilos ng Holy Spirit sa buhay ko. Kasi nung time po na yun na binigay ko na po kay Lord lahat ng sakit, lahat ng pwede namin pagdaanan, talagang nandun na hindi ko na alam kung ano gagawin ko pero pinakalma niya ako. Hindi ako pababayaan ng Lord. Naalala ko po nung ako ay nasa hospital, patuloy po yung mga support ng mga kaibigan, kapatiran, mga prayers po ng aming mga pastor, pati po ng buong JL Church po, yung prayers po talaga nila ang napakalaking parte po ng aking healing. Dahil talaga pong tinugon ng Diyos ang aming mga panalangin ng bawat isa. Nagkaroon po ng unity doon sa prayer para ako po ay gumaling. Nung time na yon, naalala ko kasi bago siya operahan, nung sinabi na ng doktor na ready na siya for operation, ay malapit na rin yung JL UAE anniversary. Straight from the hospital, dumiretso po kami ng JL UAE anniversary. And sabi po doon ni Pastor Edgar na yung may pananampalataya sa Panginoon ay tumakbo papunta sa altar. Nagkaroon po lang talaga kami ng pananampalataya sa Panginoon dahil kung ako daw po ay mag-undergo ng surgery, may chance na mamamatay ako. Pero pag hindi ako nag-undergo ng surgery, is siguradong mamatay ako. Isipin mo, wala talaga siyang choice. Kaya nung pagkatapos po ako ipag-pray ni Pastora Luz, doon po ako nakaramdam ng kakaibang lakas. Tsaka nanlamig po talaga yung katawan ko. Bumalik yung parang nawalang lakas ko. At sa hinabahaba ng pagsubok namin na yan, truly that God is good, Rod is able to serve God again into the ministry of the Lord. Nakakapag-drive na rin siya ng kotse at ng kahit anong sasakyan. Sa awa at habag ng Panginoon, nakabalik na rin siya sa trabaho at minamaneho lang naman niya yung napakalaking truck. Ano man po ang mga pinagdadaanan natin lahat, ito po ay kayang-kaya nating ma-overcome. Basta kumapit lang po tayo kay Lord. At patunay nga po na Christ is the answer to my healing.
To God be all the glory. Amen.